Namatay ang isang lalaki matapos maatrasan ng trailer truck sa loob ng Philippine Ports Authority. Nagdulot naman ng matinding traffic sa C5 at ilang bahagi ng Taguig City ang isang dump truck na naaksidente roon kanina. Makibalita tayo kay Jennifer Muñeza. Sinirado ang East Service Road ng Barangay West Bicutan sa Taguig City matapos maaksident ang isang dump truck kaninang umaga. 16 na poste ang natumba matapos salpukin na naturang truck. Ayon sa pahinanti ng truck, biglang pumutok ang kanang gulong sa harapan ng sasakyan dahilan para mawala ng kontrol ang driver ng sasakyan. Tuluyan daw silang dumausdo sa itaas ng bangketa hanggang sa tumagilid ang truck. Ayon naman sa driver ng truck, nagulat siya nang biglang sumabog ang gulong. Kabilang sa mga natumba ang dalawang poste ng Meralco na walang tuloy ng kuryente sa daan-daang bahay sa lugar. Ayon naman sa Meralco, sisikapin nilang maibalik ito sa loob ng dalawang araw. Nangako naman ang pamunuan ng kumpanyang may-ari ng truck na sisikapin nilang bayaran ng damages. Nahaharap naman sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng trailer truck na ito. Matapos niyang maatrasan ng isang lalaki sa loob ng Philippine Ports Authority, kinilala ang biktima na si Loreto Mintalar na mahigit 10 taon na raw checker sa PPA. Ayon sa driver ng truck na si Carmelito Palomares, magkakarga sana siya ng mga container para dalhin sa mounting area. Hindi niya raw alam na may naatrasan na pala siya. Humihingi po ako ng ano sa inyo, paumanhin. Hindi ko po akalain, magkaibigan din po kami ni Tatay Loreto. Aksidente ko. Sa mga pamilya. Aksidente po yun eh. Talagang hindi ko gusto yun, walang may gusto yun. Buhay yun eh. Patuloy naman ang investigasyon sa karambola ng 5 sasakyan sa Star Tollway sa bayan ng San Jose, Batangas kahapon. Nadisgrasya ang isang car carrier, isang jeep at 3 bus. Base sa inisyal na investigasyon ng Star Tollway, unang nasagi ng car carrier ang jeep. Nag-swerve o lumihis yung ulo ng carrier pakaliwa. That's why bumangga siya doon sa paparating na dimple bus. Dadalawa yung angulo doon, is either siya inaantok or sa bilis niya, hindi na niya control yung kanyang sasakyan. Pagpreno raw ng car carrier, sumalpok ito sa parating na bus. Magkasunod ding sumalpok ang dalawa pang bus sa likuran ng car carrier. 19 ang naitalang nasugatan sa insidente. Dinala sila sa Mere Mediatrix Medical Center sa Lipa City. Jennifer Muñeza, Nagbabalita, Pilipinas.